Kumusta mga bata? Ako nga pula ulit ang iyong guro na si Teacher Grace. Handa na ba kayong makinig at matuto ng bagong kaalaman ngayon? Pero bago yan ay magbabalik-aral muna tayo. Ano nga ulit ang unang titik sa alpabetong Filipino? Tama! Ito ay ang titik A. At ang titik A ay may tunog na A. Sabihin mo nga, titik A, tunog A. Mahusay mga bata! Ngayon naman ay tatalakay na natin ang susunod na titik sa mga patinig. At ito ay ang titik E. Sabihin mo nga, titik E. At ang titik E ay may tunog na E. Titik E, tunog E. Sabihin mo ulit, titik E, tunog E. Ituturo ko sa inyo kung paano kantahin ang tunog ng titik E. Ito ay makakatulong para mas maalala pa natin ang tunog ng titik E. Handa na ba kayo? Tara, sabayan niyo. Ito ang tunog ng titik E, titik E, titik E. Ito ang tunog ng titik E, 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 E. Isa pa. Ito ang tunog ng titik E, titik E, titik E. Ito ang tunog ng titik E, 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 E. Ipapakita ko sa inyo ang mga larawang nagsisimula sa titik E, tunog E. Handa ka na ba? Titik E, tunog E. Eroplano. Isang uri ng sasakyang panghimpapawid. Eroplano. Elepante. Isang malaking hayop. Makikita mo rin ito sa mga malalaking zoo. Elepante. Espada. Sword ang tawag dito sa English. Ito ay mahaba at matalim. Espada. Hélice. Ito ang umiikot na bagay sa loob ng electric fan. Sabihin mo nga, hélice. At ensaymada. Isa sa paborito kong tinapay. May asukal at keso ito sa itaas. Ensaymada. Ulitin nga natin. Titik E, tunog E. Eroplano. Elepante. Espada. Hélice. At ensaymada. Ngayon naman ay tuturo ko sa inyo kung paano isulat ang titik E. Unahin natin ang malaking titik E. Gumawa ng guhit sa itaas pababa. Dito sa itaas pababa. Ayan. At tatlong maliit na guhit mula sa kaliwa papuntang kanan. Isa. Dalawa. Tatlo. Bilangin nga natin. Isa, dalawa, tatlo. Ayan, isa pa nga. Linya, pababa. At tatlong maliit na guhit. Isa. Dalawa. Tatlo. E paano naman ang maliit na titik E? Mula sa gitna ng pula at asul na linya, gumawa ng maliit na guhit papunta sa kanan, balik sa itaas na pulang linya at kalahating bilog. Isa pa nga, linya papunta sa kanan, taas at kalahating bilog. Ganito isulat ang malaki at maliit na titik E. Gawin nga natin ulit, kunin ang iyong mga papel.
gumawa ng linya pababa. Tatlong maliit na guhit papunta sa kanan. Isa. Dalawa. Tatlo. Yung maliit na titiki naman. Punta sa kanan. Taas. At kalahating bilog. Ayan! Alam mo na ngayon kung paano isulat ang malaki at maliit na titik i. Pwede mo na itong gawin ulit sa inyong tahanan ng paulit-ulit. Mga bata, ano nga ulit yung pinag-aralan natin ngayon? Tama, yun ay ang titik i, tunog, e. Sabihin mo nga, titik i, tunog, e. Kasama ng mga salita o larawang nagsisimula sa titik i, tunog, e. Paalam mga bata, makikita-kita tayo ulit sa susunod kong video. If you like this video, please give us a thumbs up, click the notification bell, and don't forget to subscribe!